Salamatan po natin ang Panginoon sa panahon na ibinigay niya sa atin sa oras na ito. Ano man ang sitwasyon ng inyong mga anak ngayon, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyo. Sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo sa amin, papasalamat po kami sa inyo, O Diyos, sa katapatan ninyo. Pinupuri namin kayo sa anumang sitwasyon na nasa sa amin ngayon dahil kayo ay totoong dakila, totoong mapagmahal, kayo ang totoong kaligtasan namin, O Diyos, kayo ang pag-asa namin. We give you glory, we give you glory.
Salamat po, O Diyos, at sa lahat ng pag-aaral na mangyayari ngayon, sa lahat po ng mga talata na babasahin, we give you glory. We give you thanks, O Lord. Sa inyo po nang galing ang lahat at kami ay sa inyo uuwi pagdating ninyo ang Panginoong Jesus. So come, Lord Jesus, take your bride away. Kunin niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Habang iniintay namin ang inyong pagbabalik, lalo niyo nga pong palalimin ang aming pagkakilala sa inyo at ang aming pagmamahal sa inyo, O Diyos. At lalo niyo ring paapuyin ang aming pagnanasa na marami pang makakilala sa inyo. Marami pang makasumpong ng kaligtasan sa inyo, O Diyos. Ng bagong buhay sa inyo, Ama. Thank you, Lord. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ganda umaga po sa inyong lahat. Tuloy na po natin ang ating pag-aaral. Hindi ko na babalikan yung maraming sinabi ko kahapon. Tutuloy ko na po agad para makausad tayo ng kaunti. Siguro basahin lang natin mula sa verse 1, John chapter 1, verse 1. Maganda umaga sa inyo, Pastor Omar, at sa lahat po ng naririyan. Pastor Raymond, yung kinanta po natin kahapon, awit po yun ni Pastor Raymond, yung buong buhay aking alay. Hallelujah. At nakita ko na naging buhay niya nga yung awitin na yun. Pastor Luis, Ma'am Sel, good morning po sa inyo. John chapter 1, verse 1. Bago pa man likhain ang lahat, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Palaging nalilito mga tao na ayaw maniwala. Paano mangyayari na ang Diyos ay tatlong persona, taos isang Diyos? May mga nagsasabi nga sa atin, tatlo raw ang ating Diyos. Nakalagay sa Biblia, ang Panginoong Jesus ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos, ang Ama ay Diyos, pero hindi nila sinabi na sila ay tatlo. Ang palaging sinasabi ay iisa. Alam nyo, ang Diyos ay hindi kayang ihalintulad ng anumang bagay rito sa lupa dahil ang Diyos ay Diyos at siya ay walang hanggan. Siya ay mas dakila kaysa sa ano paman. Pero may bibigay ako ilustrasyon, pero itong ilustrasyon na ito ay kapos pa rin. Ang Diyos lamang ang kayang makapagpakita ng kanyang buong katayuan pagka tayo ay naroon sa kanyang piling. Pero sapat na yung ibinigay niya sa atin sa kanyang mga salita para sa ngayon na naririto tayo. Pero palagi kong nai-imagine ang tatlong kandila na may kani-kaniyang ilaw, pero pagka pinagdikit-dikit mo sila, iisa lang yung liwanag, no, na makikita mo sa kanila. Bukod ron sa mga susunod na, basta't ang alam natin, ayon sa salita ng Diyos rito, ang Panginoong Jesus ay kasama na ng Diyos. At siya ay Diyos. Verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ito, mas matinding pahayag ito ni Juan. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Tapos, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, anumang nakikita natin ngayon sa mundo, kung ang Panginoong Jesus ay wala nung umpisa, walang nalikha. Dahil nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Maraming mga talata na nagpapakita niyan. Colossians chapter 1. Punta tayo, Colossians chapter 1, verse 16 to 17. Aklat ng Colossians, chapter 1, verse 16 to 17. Sabi po rito, umpisa na natin sa 15. Colossians 1, 15 to 17. Ito po ang sinasabi.
Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya, yung una, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. 16, sapagkat sa pamamagitan niya at para sa kanya nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita, pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo at sa pamamagitan niya ang lahat ay nananatiling buo. Ito matindi. Sa pamamagitan niya, sa 15, ang sinabi una ron, ang Panginoong Jesus ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Pagdating sa 16, sa pamamagitan niya at para sa kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, nakikita at di nakikita. Everything was created for Him. Katulad ng mga espiritong nagahari, namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan, lahat ng mga espirito, lahat ay nilikha niya at para sa kanya. Kaya nga, pagka tayo ay nakaka-encounter ng mga naaalihan ng masamang espirito, no, may mga evil spirits, pinapalayas natin sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dahil ang pangalan ng Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus ang may authority sa lahat, at all other spirits ay under Him. Lahat ng mga espirito, mga anumang pamunuan sa himpapawid yan, anumang hierarkiya ng mga demonyo, kahit si Satanas pa yan, alam nila na lahat sila ay nalikha sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya't ang Panginoong Jesus lang ang may authority. Kaya huwag kayong matatakot kung merong nababangungot, kung merong nagsasabing naaalihan ng masamang espirito. Ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus, ng Kanyang pangalan lang, ang magpapalaya sa masasamang espirito. Ngayon, bakit ho kami? Pinapalayas namin, hindi namin mapalayas. Now, pagka nahaluan ng pagdududa ng tao, nawawalang bisa ang pangalan ng Panginoon. Pag nahaluan ng kasalanan ng mga tao, nawawalang bisa ang pangalan ng Panginoon. Kahit gamitin ang pangalan ng Panginoon, pagka yung gumagamit ay marumi, makasalanan, hindi rin uubra. Kaya, tandaan po natin yan. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Hebreo chapter 1, verse 2 to 3. Aklat po ng Hebreo chapter 1, verse 2 to 3. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hebreo chapter 1, verse 2 hanggang 3. Ito po sinasabi rito. Hebrews 1, verse 2 to 3. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang... Basahin na nga natin mula sa verse 1. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Noong una, Old Testament ang tinutukoy ron. Verse 2, ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay pagmamay-ari ng Panginoong Jesus. Verse 3, sa kanya makikita ang maningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Wow! Kung ano ang Diyos, ang Ama ang tinutukoy, ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Kaya nga ang tawag sa kanya, ang salita eh. Ang salita ng Diyos, logos, verbo, the word. Dahil sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng Panginoong Jesus, naiingatan ang lahat ng bagay. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Itong verse 2 and 3. Parang summary ito, yung sinasabi ko sa inyo kahapon, ang Panginoong Jesus ay Diyos, kasama ng Ama, manlilikha, tapos nagkatawang tao para linisin tayo sa ating kasalanan, pagkatapos bumalik doon.
Naintindihan po ba natin? John chapter 1. Bibilis-bilisan ko, bawasan ko ng konti ang paliwanag para marami tayong mabasang mga verse. Ayan, mahaba pa ang oras, 5:44 pa lang. John chapter 1 din, laktaw na muna tayo sa verse 10. Juan chapter 1 verse 10. Naparito siya sa mundo, at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Ano sabi ron? Naparito siya sa mundo, at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, nilikha ang mundo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. He's the great creator. Kaya nga, nakakamangha. At sabi sa unang Pedro, ano po? Kaya ako namamangha ng maigi sa Panginoon. 1 verse 20, unang Pedro chapter 1 verse 20. Pagka pinag-aaralan natin ito at pagka inaalala natin na ang Panginoon ay manlilikha, huwag nating kalimutan na namatay siya, pinahirapan siya nung kanyang mga nilikha. Hindi siya pinansin nung kanyang mga nilikha. Unang Pedro chapter 1 verse 20, bago palikhain ang mundo, pinili ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. At ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Can you imagine? Habang nililikha ng Panginoong Jesus, sinasalita niya, sabi sa Salmo 33 verse 6, Awit 33 verse 6, Psalms 33 verse 6. Sabi rito, naku, naaalala ko, patawarin mo ako, Sister May, yung sa Malaysia. Pag uwi namin mamaya, ihuhulog na talaga yung Bible ninyo. Paalala nyo nga sa akin. Ako po ang may kasalanan, nakalimutan ko. Para makasabay kayo sa pagbabasa. Psalm 33 verse 6, sabi rito, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nilikha, nalikha, pati na ang araw, buwan, at mga bituin. Now, okay, given na yan. Ang gusto kong isipin nyo ay ganito, habang nililikha ng Panginoon lahat yan, alam niya rin na darating yung panahon, mamamatay siya para dun sa kanyang lilikhaing mga tao. Nahuli kasing likhain yung mga tao eh. So imagine ninyo, hindi pa nililikha ng Panginoon ang mga tao, alam niya na mamamatay siya alang-alang doon sa mga taong kanyang lilikhain. Para dyan, sa napakaliit na tao. Hindi ko ma-imagine. Ano po? Sa Genesis chapter 1, verse 26, makikita nyo, ang Diyos dito ay nakikipag-usap. Meron siyang kasama. Genesis chapter 1, verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, etc., etc. 27, kaya nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae ayon sa wangis niya. Sa Genesis pa lang, ipinapahayag na yung dalawang personality na ito. Actually, tatlo na dahil sa verse 2, ang mundo noon ay wala pang anyo at walang nabubuhay na kahit ano. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Genesis chapter 1 pa lang, makikita mo na yung Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit. Makikita mo na ang Diyos Ama, makikita mo na rin ang anak. Nag-uusap na rito, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Mayroong mga iba na hindi naniniwala na ang Panginoong Jesus ang manlilikha, ang nagsasabi na, hindi, ang kausap ng Panginoon dyan, mga anghel. Hindi si Kristo ang kausap ng Panginoon dyan, mga anghel ang kausap dyan sa wangis nila. At nakakatawa yon kasi mga kapatid, wala naman tayong makikita sa Biblia na ang mga tao ay kawangis ng anghel. Kawangis tayo ng Diyos. Amen. May makikita tayo sa Bagong Tipan na binanggit ng Panginoon na tayo ay magiging katulad ng mga anghel. Pero hindi sa kalikasan, sa pag-aasawa. Mateo chapter 22, tingnan ninyo. Mateo chapter 22. Paumanhin na ninyo ako kung medyo parang nagmamadali po ako, ha, mga kapatid. Mateo chapter 22. Total, pwede nyo namang mabalik-balikan itong video para masubaybayan ninyo kung masyado ako mabilis ngayon. Mateo chapter 22 verse 30.
Mateo 22 verse ang pinag-uusapan kasi rito tungkol sa pag-aasawa po, ang buong konteksto nito mag-uumpisa sa verse 23. Na tinatanong nila, may nag-asawa, namatay, pagdating sa tapos nagkaasawa uli, namatay asawa, etc. etc. Pagdating raw sa langit, sino raw ang asawa ng babae? Sumagot ang Panginoon. Verse 29 ko na lang uumpisa. Mateo 22, umpisan ko sa 29. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo dahil hindi nyo nauunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, hindi na sila mag-aasawa, magiging tulad sila ng mga anghel sa langit. Yun ang doon ang pwede nating masabi na magiging katulad tayo ng mga anghel sa langit pagdating doon sa resurrection, pagdating doon sa langit. At ano yung pagkakahalintulad natin sa kanila? Sa kalikasan ba? Sa anyo ba? Sa katangian ba? Sa ugali ba? Hindi. Pagdating sa pag-aasawa na ang mga anghel ay hindi nag-aasawa at pagdating din natin sa langit, hindi na tayo mag-aasawa. Kaya nga merong masamang biro. Oh, hindi magandang biro, yan yung sinasabi, naku, darating na ang Panginoon, Lord, wag mo na kayong dumating, hindi pa ako nag-aasawa. Kawawa naman ako, hindi ko maranasan may kayakap. Kawawa naman ako, hindi ko maranasan may magmahal. Ano sabi ng Panginoon sa 29? Sumagot si Jesus, maling-mali kayo dahil hindi nyo nauunawa ng kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, tanungin nyo na lang yung mga may asawa at yung mga matagal ng kasal kung talagang sa lalaki o sa babae nakukuha ang ganap na kaligayahan. Tanungin nyo yung maraming anak, tanungin nyo yung mga matagal nang nagtalik na mag-asawa kung talagang doon sa pagtatalik ng mag-asawa nakukuha ang ganap na kaligayahan. At sasabihin nila sa inyo, hindi. Ang ganap na kaligayahan ng kaluluwa tanging sa Panginoon lang makukuha. Only the Lord can satisfy at natalakay na natin yan sa ibang mga bahagi ng ating pag-aaral. Balik po tayo sa aklat ng Hebreo, chapter 1, verse 8 to 12. Hebreo, chapter 1, verse 8 to 12. Okay, maniniwala na ang mga anghel ang kasama ng Panginoon nung siya ay naglilikha at siya ang kausap. Angels are not co-creators, hindi kasamang manlilikha ang mga anghel. Ang totoo, sila ay, nung panahon na naglilikha ang Panginoon, audience sila, spectator sila, puntahan nga muna natin yon sa aklat ng Hob. Punta muna tayo ron, aklat ng Hob, bago po tayo sa Hebreo. Job, chapter 38 po yan. Hob chapter 38, kita nyo sa paglilikha ng Panginoon kung ano ginagawa ng mga anghel doon. Hindi kasamang lumilikha. No one, nako, hindi anghel, mga kapatid. Ang Panginoong Jesus ang kasama ng Ama at ng Espiritu ng Diyos sa paglilikha. At ang Panginoong Jesus ang nagsasalita. Kaya nagkakaroon ng paglilikha. Ang Panginoong Jesus ay naroroon na umpisa pa lang. Job chapter 38, verse 4. Mag-uumpisa po ako sa verse 4 hanggang verse 7. Job chapter 38 verse 4 hanggang 7. Sabi rito, nasaan ka noong nilikha ko ang pundasyon ng daigdig? Kung talagang marunong ka, sabihin mo sa akin, alam mo ba kung sino ang nagpasya ng magiging lawak ng pundasyon at sukat nito? Sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo? Yun yung tanong. Sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo? At alam na natin kung sino po. Sino po? Ang Panginoong Jesus. Binasa na natin yan sa mga talata kanina. Sa Colossians 1. Sa Hebreo chapter 1. Tuloy natin. Habang sama-samang umaawit ang mga bituin sa umaga at nagsisigawan sa tuwa ang lahat ng anghel. Morning stars, mga iba pang klase ng mga anghel yan, no? Na tinatawag na morning stars. So ano ginagawa ng mga anghel nung naglilikha ang Panginoon? Hindi sila katulong sa paglikha. Sila ay tagapalakpak. Audience sila doon sa ginagawa ng Panginoong Jesus. Okay, diretso na po tayo. Hebreo chapter 1 uli. Hebreo chapter 1 verse
8. Hebreo chapter 1 verse 8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ito ang sinabi ng Diyos Ama tungkol sa kanyang anak. Sabi rito, ang kaharian mo, O Diyos. Sipin nyo, yung Diyos Ama, tinatawag niya rin yung anak na Diyos. Ang kaharian mo, O Diyos, ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatuwiran. Kinalulugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamumuhian mo ang gumagawa ng masama. Tandaan po natin yan. Ang kinalulugdan ng Panginoon, yung gumagawa ng matuwid at kinamumuhian niya yung gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan ka ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. Verse 10, at sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon. Simula pa lang, tinatawag na ang Panginoong Jesus na Panginoon. Sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Mga kapatid, ang Diyos Ama na nagsasabi nito, siguro naman hindi na magsisinungaling ang Diyos Ama. Siya na ang nagsasabi, at ikaw, Panginoon, sinasabi niya sa Panginoong Jesus, at ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan, maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit. Praise the Lord. Ano pa ang kailangan natin? Sinabi na ni Juan, sinabi na sa Genesis ni Moses, sinabi na ng Diyos Ama na ang lumikha ay ang Panginoong Jesus sa pamamagitan niya. O, purihin ang Panginoon. Kaya habang alam nyo, habang dinidiscuss natin ito, namamangha ako na namamangha dahil naaalala ko yung kamatayan ng Panginoong Jesus, naaalala ko yung pagtitiis niya. Paano, anong klaseng pagpapakumbaba yun, anong klaseng pagkalinga yun na siya ang lumikha, tapos siya ang mahihirapan? Matindi ang pagmamahal ng Panginoon. Isaiah chapter 45 verse 18. Sa lumang tipan, Isaiah chapter 45 verse 18. Oh, glory to Jesus. Glory to Jesus. Isaiah chapter 45 verse 18. Sabi rito, kayo, Panginoong ang Diyos, kayo ang lumikha ng langit at ng mundo. Hindi nyo ginawa ang mundo ng walang nabubuhay. Ginawa nyo ito para matirhan. Sinabi nyo, ako ang Panginoon at wala nang iba. Praise God. Nilikha niya ito para matirahan. Oh, napakabuti ng Panginoon. 45 verse 12. Atras tayo. Ako ang gumawa ng mundo at lahat ng naninirahan dito, ang mga kamay ko ang nagladlad ng langit, at ako ang nag-utos sa araw, buwan, at mga bituin na lumabas. Balikan nyo na lang ang video. Balik tayo sa John chapter 1 bago maubos uli ang oras natin. Ano sabi doon sa verse 3? John chapter 1 verse 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. Yun lahat ng mga nanonood ngayon na taga rito sa Taiwan, inaasahan ko na malalaman nyo yung mga verse na yan, na masasaulo nyo yan, hindi nyo man alam word per word, pero tiyakin ninyo na alam ninyo yan, lalo na yung lahat ng mga tumatayo na nage-exhort, nage-MC, nagso-song leader. Ito ang ating paniniwala. Ba't natin ito pinaniniwalaan? Sinabi sa salita ng Diyos. At ang nagbanggit na ito ay hindi lang mga tao. Palagay ko ang pinakamatinding witness dito ay yung binasa natin sa Hebreo na ang Diyos Ama mismo ang nagsasabi sa kanyang anak, sa simula, O Panginoon, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng langit at lupa. Purihin ang Panginoong Jesus. Okay, verse 4. Ang salita, sa wakas, nasa verse 4 na rin tayo. Purihin ang Panginoon. Kaya po ako nagmamadali para mapausad tayo sa chapter 1 . Ang salita ang pinagmula ng buhay at ang buhay na ito'y ilaw dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. Purihin ang Panginoon.
Bukas naman po yan. Bukas naman yan. Verse 4 at 5. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ay dakila. Patuloy niyo po kaming ipanalangin dito. Hindi na po ako masyadong nakakapag-comment. Pagka nagko-comment kayo, palike-like na lang po ako. At minsan nga iniisip ko darating yung time na tutulungan na ako ng anak ko sa pagbabasa. Pero hinihiling po naming patuloy na ipanalangin ninyo. Nadarama ko na talaga sa aking spirito. O yun, okay na raw yung mga bata. Salamat sa Panginoon. Nadarama ko sa aking spirito na talagang tinatawag tayo ng Panginoon na mag-umpisa ng gawain sa Dubai. Nakapag-start na po kami ng DFC Dubai. Nag-uusap-usap na po sila ng kanya-kanya. Patuloy niyo po kaming ipanalangin. Ang kalooban nawa ng Diyos ang mangyari sa ating lahat. Kaya tayo po ay manalangin. Meron pa tayong kapatiran na humingi ng prayer. Reyes, Menchi Reyes. Panginoon, ang magpalakas sa kanya, mag-ingat sa kanya. Nadalangin natin. Tayo po yumuko. Tayo manalangin. Glory to Jesus. Alam ko na kahit tayo ay nag-i-enjoy sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, alam ko na meron kayong mga pangangailangan, alam ko na meron kayong mga problema, mga nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas ng parang nag-iisa, marami kang mga kasama naman, pero feeling mo wala talagang nakakaintindi sa iyo ng totoo, ang Panginoong Jesus ay naririyan sa inyong tabi. Kaya pagpalain kayo ng Panginoon. Hiling ko po ang lahat ng mga nanonood nito sa Dalyaw, sa Anan, sa Chungli, sa Taoyuan, sa Sinchu, sa Liaoning, na mag-scroll nga kayo dito sa video at ipanalangin ninyo yung mga pangalan na lumalabas dyan na hindi nyo kakilala at yung mga alam nyong hindi taga rito sa Taiwan. At idulog natin sila sa Panginoon at tulungan kayo ng Panginoon sa pananalangin na mabanggit nyo yung kanilang mga pangangailangan. Lahat po na naririto sa Taiwan, ipanalangin natin, Sister Jenna, panalangin natin yung mga wala sa Taiwan na kasama natin sa devotion. At kayo po na wala rito sa Taiwan, nihiling ko po na ipanalangin nyo kami na naririto. Panalangin nyo po ako at ang aking asawa na patuloy na palakasin ng Panginoon, si Pastora Neverisa, yung aking mga anak. At ang Panginoon po ang mangyaring, ang kalooban ng Panginoon na mangyari sa atin. Tayo po'y manalangin. Chris, kumusta kayo dyan sa Australia? Sige po, tayo po'y manalangin. If two of you or three agree concerning anything, if you will come and ask us one in my name, it shall be done, it shall be done, it shall be done in my name, it shall be done, it shall be done, it shall be done in my name, it shall be done. Hallelujah, glory to Jesus. Mahinihiling ko po datnan ng kalakasan, kaaliwan, kapayapaan, kapanatagan, kapangyarihan, kagalingan. Oh, hallelujah. Glory to Jesus, kagalakan, katugunan, Panginoon, ang inyong mga anak na kasama namin ngayon sa devotion na ito. Maging yung iba na mamaya pa manonood pagkagising nila, maging yung iba na mamayang tanghali, mamayang gabi, sino mang kasama sa pag-aaral na ito, datnan ang inyong banal na Espiritu, O Diyos. Lukuban niyo po ng inyong kapangyarihan. O hallelujah. Glory to Jesus. Shikayanda nararabase. Shocho shoko siya nararabas. Sondo yonorobo shikayanda. Si cha cha sha ka shanda ya nararabasyo yonororobos. Si cha cha sha ka siya nararabasyo. Anumang panghihina ng kaaway, anumang gawa, pambubulong ng mga masama espiritu, panlilinlang sa inyong mga anak, ay winawasak namin sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Panginoong Jesus na may karapatan at may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sinasaway namin ang lahat ng gawa ng kaaway, O Diyos. In the name of Jesus, patatagin niyo po ang aming mga pananampalataya. Glory to you, O Lord. At anumang nangyayari sa amin na hindi mula sa inyo ay sinasaway namin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ngunit anumang pagsubok, anumang mga bagay na pinahintulutan niyo upang patibayin kami, tinatanggap namin, O Diyos, na sa pamamagitan nito lalong mabibigyan ng kaluwalhatian ng inyong banal na pangalan sa aming mga buhay. Glory to Jesus, Lord. We give you all the glory. We give you all the glory, O Lord. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. No one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Purihin ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain nyo. May prayer request si Pastora Maricel. Sige po, palagi namin isasama sa prayer si Pastor Luis. Paki-message po ako kung ano yung detalye ng sitwasyon niya, Maricel, ha? God bless po sa inyo lahat. Bukas po uli, magkita-kita po uli tayo sa parehong oras. Palain kayo ng Panginoon.